Ang atin pong tatalakayin sa hapong ito ay tungkol po sa fatty liver. So fatty liver ho, ito ang first stage ng liver disease. Bago ho kayo mapunta sa hepatitis, hindi ho yung infectious hepatitis na hepa B, hepa C. Ibig sabihin ho, pamamaga, inflammation ng atay, fatty liver, hepatitis, cirrhosis, cancer of the liver, and hepatic failure. So, ganun ho ang progress. So, mauuna ho kayong magkaroon ng fatty liver bago kayo magkaroon ng high blood, diabetes, high cholesterol, high uric acid. And ang pagkakaroon ho ng fatty liver and gallstone, isa ho yan sa mga root cause ng halos lahat ng sakit. At kailangan ho yan ay maibalik sa normal liver kasi ho, iba na ang function pagka fatty liver ka na. Tinatawag din ho itong hepatic steatosis, which is a condition characterized by accumulation ng excess fat in the liver. At ayan po, ganyan lang ho ang definition ng fatty liver. Kaya most of the people, ang concept ho sa pagkakaroon ng fatty liver is excess fat in liver cells. Na hindi po simpleng ganun lamang. Aside from excess fat in the liver, kasi nga ho, hindi na nape-penetrate ng ultrasound, CT scan, MRI ang loob ng liver cells, puno na ho ng bato or stones ang ating liver pagka ho fatty liver ka. Yung whitish thing ho yun na nakikita sa imaging test, puro mga bato ho yun. Ang tawag ho natin doon is intrahepatic stones. Na pagka ho yan e congested na, punong-puno, nalaglag na ho sa apdo or gallbladder, maiiba na ho ang tawag dyan, gallstone na ho. But it is the same intrahepatic stones na nalaglag ho sa gallbladder, naging gallstone. Now, bibihira ho ang nakaka-reverse ng fatty liver because they just give supplementation to the liver. Baliwala ho kahit magbigay kayo ng supplement or vitamins para sa atay. Kasi ho congested na congested yung loob ng atay. So, kaya lang ho, kung detox ang missing link, kumbaga hindi ho ginagawa, hindi ho mare-reverse ang fatty liver. I have one patient na ginagamot daw ang kanyang fatty liver by giving her supplementation to the liver and giving statins. Bakit ho siya binigyan ng statins, anti-cholesterol? Eh kasi nga ho, yung concept na accumulation ng excess fat, eh di tinutunaw yung excess fat by giving statins. Oh, now, halos 1 year na po yung pasyente na reverse ba yung fatty liver? Of course, hindi. Because that is a wrong way. So, kaya nga ho, yung maling concept ay maglilid din ho yan sa maling treatment. So, and aside from that, ang statins or anti-cholesterol, may side effect din ho yan sa atay, sa liver. So, paano mong mare-reverse ang fatty liver into a normal liver if you are giving something that harms the liver? Siyempre ho, pa-reverse ka, di ba, fatty into normal. Dapat ho, gumaganda ang atay. Hindi ho harm ang ibibigay mo, kung hindi benefit, which is again wrong. So, sa atin ho, ay marami na ho tayong na-reverse na fatty liver. And ang fatty liver ho, dalawang klase yan. Non-alcoholic fatty liver and alcoholic fatty liver. Depende ho sa cause. At pwede pa rin ho itong hatiin sa dalawa. Simple fatty liver, steatosis, accumulation lang ng fats pero wala pang inflammation and liver cell damage. And non-alcoholic steatohepatitis. Mas severe form ho ito ng non-alcoholic fatty liver, wherein aside from fat accumulation, it is accompanied by liver cell inflammation and damage. So, and non-alcoholic fatty liver, non-alcoholic steatohepatitis can lead to fibrosis, magpepeklato, mag-i-scarring, mauuwi ho sa cirrhosis, liver failure, and liver cancer. So, yung ano ho, NASH, non-alcoholic steatohepatitis, kesa ho yung steatosis lang.
simple fatty liver. At alcoholic fatty liver naman ho, caused by excessive alcohol consumption. Yung mga manginginom po ng alak, habang maaga pa po, stop drinking liquor. Wala hong idudulot sa inyo yung kabutihan. Bukod ho sa sayang ang budget, sinisira nyo pa ho yung katawan ninyo. Sinisira nyo ho yung liver cells ninyo. Ang liver ho kasi pinaprocess niya yung alak. And over time, yung excessive pag-inom ho can lead to fat buildup. And yung continuous alcohol abuse, magpa-progress ho yan to a more severe liver damage, including alcoholic hepatitis and cirrhosis. And ang fatty liver ho, nangyayari when there is an imbalance between the synthesis and breakdown of fats in the liver. At yung insulin resistance ho, nagli-lead sa increased fat storage in the liver. Dapat ho, may kasama itong stones, hindi lang ho fats. And diet, yan, yung mga mahilig hong kumain ng fats, mahilig kumain ng matatamis, sugar and calories can contribute to fat accumulation. Now, symptoms, kadalasan ho ang fatty liver disease, kadalasan ho ito walang symptoms. And especially sa mga early stages, kaya ho yung sasabihin, sumasakit itong right upper quadrant ko kasi may fatty liver ako. Wrong po yan, mali po. Kasi hindi ho sumasakit ang may fatty liver. Probably ho, baka may gallstone kayo, kaya ho sumasakit. Ah, tandaan nyo, wala hong pain ang fatty liver. Actually ho, walang symptoms. Kaya kadalasan ho, hindi alam yan ng pasyente. Ang pwede hong sumakit sa inyo sa right upper quadrant is gallstone. Ah, malinaw ho yan. And ayan, some of the symptoms, fatigue, ayan, madali kang mapagod, hindi ka on the go. Abdominal discomfort, discomfort lang ho, pero hindi pain. Enlarged liver, makakapanyo ho ang atay. And sa advanced cases, pero hindi ho lahat, jaundice, pwede hong naninilaw ang pasyente sa mata or sa puti ng mata and also sa skin. But not all, bihira lang po, hindi ho lahat ng may fatty liver ay naninilaw. And ang fatty liver ho, usually diagnosed through blood test. Pagka ho mataas yung SGPT, SGOT, it may indicate liver damage. So, pag fatty liver pa ho, actually hindi pa ho tumataas ang SGPT and SGOT. Pagka nasa stage ho kayo ng liver hepatitis, yung susunod na stage po. Kasi ho, may breakdown na ng liver cells. Pag nasira ho o pumutok ang liver cells, lalabas ho yung enzymes sa blood. At yun po, mame-measure ho natin yung through blood test, tataas ho ang SGPT, SGOT. So sa kaso ho ng fatty liver, wala pa hong breakdown ng liver cells o wala pang damage. Sa susunod hong stage, which is hepatitis, there is already inflammation and damage of liver cells. Kaya ho, lalabas yung enzyme sa liver cell, it is in the blood, kaya pag minesure nyo, mataas. Imaging, kikita rin ho ito sa ultrasound, CT scan, MRI, kaya lang, ayun nga lang ho, hanggang labas lang ho ng atay. Fat accumulation lang, hindi ho natatagos inside, hindi ho nakikita yung mga stones. Kaya ito lang ho ang concept of having a fatty liver. Kaya mali din ho ang recommendation. Kulang, nourishing lang ho, dapat cleansing plus nourishing. And sa treatment ho, syempre ho, kailangan ang weight loss pagpapapayat. Pero kailangan ang weight loss gradual lang to reduce liver fats. So, hindi ho pwede yung drastic na pagpapapayat at magkakagallstone din pati kayo pag biglaan. 1 pound each week lang ho ang recommendable. 1 pound each week, 4 pounds lang po in a month. And sa diet, a healthy diet that is low in saturated fats and sugar. Saturated fats, galing ho yan sa animal meat. O kaya bawasan ho ang pagkain ng animal meat and bawasan din ho ang sugar. So, hindi lang ho fats, kundi pati sugar ho ay may kinalaman ho yan sa pagkakaroon ng fatty liver. Ang akala ho ng iba dahil accumulation of fats, sa fats lang ho, fatty foods lang nakukuha, hindi ho. Sugar has something to do with it.
exercise, yung regular physical activity, of course, nakatutulong ho yung mag-reduce ng fat accumulation kasi yung nabe-burn yung fats. And medication, siyempre ho, kailangan i-control yung mga comorbidities tulad ng diabetes, high cholesterol, and other conditions, high blood. And siyempre ho, avoid alcohol, which is essential for alcoholic fatty liver and also beneficial for those with non-alcoholic fatty liver. Ang prognosis ho, pag simple steatosis na fatty liver, good pa ho ang prognosis, especially pagka ho maganda ang lifestyle, nag-change ng lifestyle. However, kung yung progression ho sa NASH, steatohepatitis or cirrhosis, pangit po yun. It can lead to serious health complication and requires more intensive treatment. Pero kaya pa rin ho if you will do detoxification and cleansing program. May napagaling ho kaming may cirrhosis. But it is also a process. Months din po. Wala hong magic. And ang NAFLD or non-alcoholic fatty liver, primarily associated ho ito with metabolic syndrome. Pag sinabi mong may non-alcoholic fatty liver ka, meron ka rin hong metabolic syndrome. Ano ba ang metabolic syndrome? Cluster of conditions ho yan, tulad ng obesity, insulin resistance, hypertension, and dyslipidemia. Mataas ho ang mataas ho ang bad cholesterol and total cholesterol, and mababa ang good cholesterol. At so, nagre-release ho yan ng substance that can damage yung liver cells, and nadadamage na nga ho, nagpo-promote pa ng fat accumulation. Kaya ho, nagkakaroon ng fatty liver. So, nadadamage ho ang liver cells and nagkakaroon ng fat accumulation. Now, nutritional deficiencies, pagka ho may chronic o matagal ng alcohol consumption, ayun nga ho, manginginom, araw-araw may session, it can lead to deficiencies in essential nutrients. Nag-e-exacerbate ho ng liver damage. Pag manginginom ho, wala na ho yung nasa sa isip kong di alak. Sisimulan ho ang umaga or tanghali ng alak. At saka may, ang alcohol ho, may tolerance ho yan. Tumatagal, dumadami yung dosage mo. Kaya ho, may mga rehab. So, addictive ho siya. May mga rehabilitation center for alcoholic people. Hindi lamang ho sa drugs. At saka yung mga sedentary lifestyle, lack of physical activity, nakaka-contribute din ho yan sa fat accumulation. And also, sleep apnea with associated ho kasi yan sa insulin resistance and metabolic syndrome. Sa alcoholic fatty liver ho, yung quantity, yung dami at tagal, quantity and duration ng alcohol consumption is very important. Yung risk, nag-i-increase ho with the amount, yung dami ho nung naiinom nyo sa kada araw at ilang taon na ho kayong umiinom ng alak. So, ang women ho are more susceptible to alcohol-related liver damage. Mas mahina ho kasi ang tolerance ng babae. And genetics, syempre pag may family history, mas susceptible ho and predisposed. Malnutrition, basta ho alak nakakakos ng nutrient depletion yan. Ang mga komplikasyon ho sa non-alcoholic, una ho, magli-liver fibrosis muna yan. Magkakaroon ho ng mga scarring ng liver tissues, peklat ho. At syempre ho, makaka-impair yan ng liver function. Cirrhosis at liver cancer, increased risk ho ito for hepatocellular carcinoma, yung mga mahilig uminom. At prone din ho sa pancreatitis, inflammation ho ng pancreas. So, sa atin ho sa clinic, ang atin hong vector scan can detect early. Wala pa ho kayong fatty liver, sasabihin niya na ho. And if you do this detoxification program, ideally every 3 months, eh malayong malayo ho kayo sa fatty liver, cirrhosis, cancer of the liver, and hepatic failure. Malayong malayo ho kayo dyan. And kaya ho lagi nating ina-emphasize ang detoxification program kasi nga ho, fatty liver and gallstone, yan ho ang root cause ng halos lahat ng sakit para hindi na ho kayo mag-progress sa iba pang sakit at pati ho yung root cause ng ibang sakit ay maa-address po. So,
Napakalaking bagay ho nang nalilinis nyo yan, ideally every 3 months. And yung vector scan ho, kahit twice a year lamang, pwede na ho. And yung blood cleansing program naman, ayan, mawawash out ho, mahuhugasan ho yung mga toxins and chemicals na nasa mga ugat natin, pati ho yung loob ng atay, mapepenetrate po yan. So, malilinis po yan. Kaya samantalahin nyo ho, habang tayo ho ay naka by 2 plus 1 ng detox, blood cleansing, and vector scan. Hindi masyado makatulong. Okay, so still basic pa rin ho. So, ang kailangan nyo ho is detoxification and blood cleansing program. Kasi ho, ang hindi makatulog, related ho yan sa liver. So, yung detox program ho, lilinisin ho niya ng atay, kusa ho kayong matutulog pagka ho nalinis ang liver ninyo. And also, kasama na rin ho, so hindi pagkakatulog, yung dehydration, chronic dehydration. Yung paaraw-araw hong kakulangan ninyo sa daily water requirement, naiipon ho hanggang sa sukdulan na ho, hindi na ho kaya i-compensate ng katawan nyo. So, yung blood cleansing ho will hydrate your cells, the whole body. So, kaya kung may mga pasyente kami nasa second day, first day, hanggang third day ng IV drip nila, nakakatulog na ho. But actually, wala ho kaming nilagay na pampatulog. It is because na-hydrate ho ang pasyente and na-nourish. So, marami na ho kaming nagamot na ganyang pasyente. Tandaan nyo ho, sleeping pills will not give you a cure. So, ano lang ho yun? Suppression and control, pansamantala, but later on ho, may tolerance yan, hindi na ho kayo makakatulog sa isang sleeping pills, magiging dalawa na yan, hanggang sa later on, mataas na ho yung dosage ninyo. So, nasa amin ho ang kalutasan, magpa-detox and blood cleansing ho kayo para ho magkaroon kayo ng magandang sleep. So, pantayang oras, mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo yung magpapa-check up. So, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamangka Street Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday, and even holidays. Kailangan lamang ho magpalista kayo ahead. Ay, yung mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412-0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para ho ma-auscultate namin ng likod ninyo, maagapan ho kung kayo ay may walking pneumonia. Andyan lang ho yan sa paligid and wala hong symptoms. Sabayan nyo na rin ho ng pagpapavector scan para ahead of time makita ho natin kung barado ang inyong mga ugat sa puso at sa brain. Prevention for stroke and heart attack, napaka-tridor din po niyaan. And also, yung may mga diabetes. So, ahead of time, sasabihin na ho sa atin yan. Pati ang taong may cancer, lalo na ho kung lahi po ninyo. Wala pa ho kayong cancer, pag nakita natin yung root cause, may time pa ho tayo para alisin yan at hindi na matuloy. And pag-prepaid na ho kayo sa detox protocol natin, naka-buy 2 plus 1 tayo. Kasi yan ho ang mag-a-address sa root cause ng halos lahat ng sakit. Detoxification, blood cleansing, and vector scan. So, tatlo ho yung protocol na yan. You can just buy 2, libre na ho ang isa. So, makukuha ninyo yung tatlo. Anti-aging protocol, so naka 5 plus 1, yung mga gusto hong bumata at lumakas. At beauty drip, so yung mga gusto hong magkutis artista at gumanda. I-avail nyo po yan. And pagka nag-prepaid ho kayo ng 5, discounted na po ang amount. And pag nag-prepaid ho kayo ng 10, bukod sa discounted na po, may plus 1 pa ho kayo. Until supply last din lang po ito. Pagka